Ang kapal naman ng flooring ang pag-uusapan natin mga boss. Itong one-way slab minimum thickness. Ito pong minimum thickness na ito, kinocompute po yan na ginagamitan po yan ng formula. Ito po yung kapal niyan. Ngayon, pag-uusapan po natin yan na step by step, base po yan sa ACI code. Kaya lang bago po tayo mag-umpisa, sana po pakipindot nyo lang yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, yung umpisahan na po natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss no, dito sa one-way slab, minimum thickness. Pag-usapan po muna natin itong simply supported, one-end continuous, yung both-end continuous at saka yung cantilever slab. Dito sa simply supported mga boss na slab, ito yung flooring, wala po siyang continuation. Ayan po yung tinatawag na simply supported slab. Pag sinabi naman pong one-end continuous, ito pong slab na ito, meron po siyang continuation dito sa kabila, pero dun sa kabila, wala po siyang continuation. No? Ganon din po ito, wala po siyang continuation na slab doon, pero dito sa kabila, ito pong gitna ang continuation nito. Kaya one-end continuous ang tawag dito sa slab na ito. Pero dito sa gitna mga boss, both end continuous. Meron siya sa kabila and then meron din siya sa kabila. Kaya both end continuous ang tawag dito sa slab na ito. Ngayon mga boss, meron siyang kanya-kanyang formula yan, no? Yung pong simply supported, length divided by 20 ang formula niya, no? Yun namang one end continuous, length divided by 24. Both end continuous, length divided by 28. Dito sa cantilever slab mga boss, ito yung cantilever slab. May support siya rito sa kabila, pero sa kabila wala po siyang support, nakahang siya, no? Ang formula niya, length divided by 10. Okay, bago po tayo mag-compute mga boss, no? Yung length dun sa formula na pinakita ko kanina, kung ito po yung slab natin, no? Ito po yung kino-compute nating side mga boss, no? Itong 3 meters na ito, no? Kasi sa one-way slab, ito po yung kino-compute, hindi po ito, no? Ngayon, kung ito po yung slab natin, ito po yon, kukuha po tayo ng 1 meter strip, no? Yung lapad niya 1 meter, yung haba naman niya 3 meters. Ito po yon, no? 1 meter yung lapad, 3 meters yung haba. Ito po yung kino-compute nating kapal dun sa mga formula kanina na pinakita ko. Okay, i-apply na po natin yung formula. Dito sa application ng formula mga boss, no? Yung simply supported, length divided by 20, o length divided by 24 naman sa one-end continuous, length divided by 28, at saka length divided by 10. Pare-parehas lang po yung sistema ng computation yan. Kukuha lang po tayo ng isa. Halimbawa po itong simply supported, length divided by 20. Yung length po natin na 3 meters yung pinakita ko kanina, 3,000 millimeter equal po yan, no? 3 meters is equal to 3,000 millimeter. Imi-millimeter po natin. Yung H minimum, yan po yung thick, no? Ng one-way slab, no? Length divided by 20, yung formula natin dito, no? Tapos 3,000 divided by 20, ang answer po, yung thickness minimum is equal to 150 millimeter. Ganun lang po kadali yung computation, no? Dito po, pandi-divide nyo lang instead na 20, 24 na po, no? Dito naman, instead na 20, 28 na po. Ganun din sa cantilever. Okay, punta po tayo sa next topic. Next topic natin mga boss, no? Kung other than 420 megapascal yung yield strength ng bakal natin, iba na po, no? Halimbawa, 276 megapascal yung FY natin, no? Yung pong length divided by 20 kanina na ginawa natin, imumultiply po natin yan ng 0.4 plus FY divided by 700, no? Ayan po. Basta hindi na po siya 420 megapascal kung iba na siya, no? Kagaya nito, 276 megapascal na siya. Length divided by 20, yung answer nito, imumultiply natin ng 0.4 plus FY divided by 700. Kung halimbawa po yung length natin 3,000 mm pa rin, length divided by 20, no? Gagamitin natin ito, 0.4 plus FY divided by 700, no?
Yung length natin 3000 mm divided by 20 times 0.4 plus 276. Ito po 'yon, no? Yung FY natin, no? Di-divide natin sa 700. Ang answer po ng minimum thickness ng slab 119.14 'yan. O i-round up po natin 'yan. Sabihin natin 120 mm na, no? Ito po yung thickness minimum ng one-way slab na simply supported, no? 120 mm. Ayun po yung dapat nating tandaan, no? Pagka hindi siya 420 MPa, iba na siya. Yung length divided by 20, length divided by 24, length divided by 28, length divided by 10, imumultiply natin siya sa 0.4 plus FY divided by 700. Okay, ayun lang po, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.